Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay wala ng sama ng panahon dito po sa loob ng ating area of responsibility. Nalusaw na po yung LPA na nasa silangang bahagi ng Kabisayaan at tuluyan na po na nakalayo dito sa ating area of responsibility ang dating bagyong si Luis at tinawag na po ito ngayon sa international name na Roque. At lumakas na rin po ito ngayon into typhoon category. Pero ang magandang balita naman po ay posibleng dyan na lamang po sa karagatan at hindi na po tatama sa alinmang kalupaan, lalong-lalo na po dyan sa may Japan. May lakas na po ito ngayon ng hangin na umabot po hanggang sa 130 kilometers per hour. Samantala, dito naman po sa atin ay malayo na nga po ang habagat at easterlies na po ngayon ang umiihip sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ito po yung mainit na hangin na nagmumula po sa Pacific Ocean na siya rin pong nagdadala o yung dahilan po ng pagkakabuo ng mga thunderstorm, lalo na po yan sa dakong hapon, gabi at madaling araw dahil tumataas rin po ang level ng water vapor dyan po sa may Pacific Ocean. At sa susunod na buwan po, first week or second week po ng Oktubre, ay magsisimula na po ang transition period at patungo na po tayo sa amihan season. Malamig-lamig na po ang panahon, lalong-lalo na po dito sa Northern Luzon sa mga susunod po na araw. At ito naman po pinapakita ng forecast model natin pong ginagamit hanggang po sa susunod na dalawang linggo. Pero paalala lamang po na isa lamang itong forecast, posible pa rin po ang mga pagbabago. Kaya patuloy lamang po tayong mag-antabay sa mga susunod po na updates. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, ngayong madaling araw po ay may mga isolated rains sa ilang bahagi po ng Cagayan, Isabela, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, ilang bahagi po ng Metro Manila, Laguna, Quezon, Camarines Provinces, Marindoke, Romblon at maging po sa ilang bahagi ng Eastern Samar. At mamaya po ay asahan natin na sisikat ang araw sa malaking bahagi po ng ating bansa, mainit at maalinsangan muli ang panahon from Luzon, Visayas to Mindanao, maliban lamang po sa mga isolated rains, lalo na sa ilang bahagi po ng Eastern Visayas, as Catanduanes, Bohol at mamayang hapon, mas maraming lugar muli ang makakaranas ng makulimlim na kalangitan with isolated rain showers and thunderstorm. Epekto po yan ng mga localized thunderstorm o yung easterlies po, kaya kung lalabas tayo sa ating mga tahanan, ugaliin lamang po nating magdala ng payong panangga po natin sa init ng araw at protection na rin po sa biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman po mga baybayin, wala na po tayong nakataas na gale warning signals. Malaya po napapalaot ang ating mga kababayan. Kahit na gagamit po ng malilit na bangka, pero iba yung pag-ingat lamang po para makaiwas tayo sa mga sakunang pangkaragatan. At paalala lamang po, kung biglaan na magkaroon po ng intense thunderstorm sa inyong mga lugar, ay posible rin po na biglaan natataas ang mga alon. Kaya iba yung pag-iingat po. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!